and welcome back to our channel. Suri goes on for another minutes of treasure analysis, discussions, and decoding of your treasure marker. At bago tayo magpatuloy guys, ako'y mag-shout out muna sa aking avid followers all over the Philippines and in abroad. Alright, so ako'y mag-shout out kay Rigi Kapangpangan, James Vlog, Maribo Store, Rinanti Flores, also to Angela Ramos. Shout out din kina Stephen Catillo, Joshua Modesto, Ace Junior Peralta, Torio Bulsao, Raul Trantia, Celery Lacry, also to Francis Balana, our events, William Torres, Angus Sylvester, Guapo Ku TV, at also shout out yan sa Middle East, kina Maria Neta, Nelda Montano, Donato Valerio, Rex Alipo, Democrito Tanhente, and Jumari Abelia. Okay, at ating pangdagdagan, Rini Dicen, Romel Hisulgon, how are you guys? Shout out sa inyong lahat, Ron Villas Villarino, Dante Anonuevo, Dins Belt, Lenry Guputano, and finally, shout out kina Emerald Batang, Dardski Umali, Ariel Yeri, Ilias Pinalgan Dubud, Michael Petrimetri, and lastly to Asnaira Aquino. At sa hindi ko mga nabanggit, ay shout out sa inyong lahat guys. Tayo na ngayon ay magpatuloy sa ating treasure marker analysis. Maraming salamat. Alright mga katiyats, napakagandang treasure marker ito at ito ang inatawag ko na bow and arrow na kung saan merong dalawang direksyon sa pagganap nito at napakaganda nito kasi arrow means target. Okay, at kung saan nakapoint yung arrow, siyempre doon yan tatama. Ngayon, ang hindi natin alam kasi wala siyang ulo na arrow. Wala. Dapat kasi ito guys, merong ganito yan, arrowhead. Ito yung kanyang bow. Ito yung tail. Yan ay bow and arrow. Okay, ganyan yan. Atin yan ngayon i-analyze kung saan pwedeng hanapin ang item. Alright? At sa unahan nito ay merong isang bato na ito. Ito na yung jackpot prize guys. Napakaganda ang pagka-engrave ng bilog. At napakalaking bilog niyan. Atin din yan pag-usapan mamaya kung saan hanapin ang item diyan sa bato na yan. Yan ang final marker to the treasure. Itong isa ang pointer. Okay, ngayon. Ang unang paraan sa paghanap ay atin to i-translate as arrow na ganito talaga siya. Okay, na ang kanyang direksyon ay ito, ang dulo. Ngayon, sigurado tayo na ito'y treasure kasi nandito yung item. Ganyan kasi sila gumagawa ng symbols. Kapag may line, merong dot yan. Merong yung dot na it's either sa ibabaw or sa kanyang tail or sa gitna. Yan ang confirmation na yan ay Japanese treasure. Kasi nilalagyan talaga nila ng mga ganito, mga bilog bago ang isang linya. Ngayon, kung wala itong arrow, sigurado ito guys, na dito natin hanapin ang item. Ngayon, nandyan kasi ang arrow. Ang arrow ang pinaka-importante dyan. Kasi siya ang pointer. Ngayon, tingnan natin guys, ang direksyon na ito. Yan. Lagyan nyo yan ng linsa pa rin or lubid or straw. Itong arrow, lagyan nyo dyan pag ganyan. Tama doon. At malaman natin diyan ang kanyang distansya dahil dito rin sa kanyang arrow. Okay? So ito rin ang kuna natin ng itong inches. Ito siya. So sabihin natin yan ay 1 foot, 12 inches yan sa tingin ko. So meron tayong distansya na papunta ng west na 12 meters. At kung 10 inches man yan, yan ay 10 guys. Okay? I-substitute nyo lang ang mga value. So pinakaunang target natin sa aking example ay 12 meters. Dito tayo mag-test dig kaagad ng pinakaunang hukay.
Okay, at kung wala dyan, sabihin ka agad natin wala tayong nakita na mga markers sa ilalim ng lupa. Walang backfill, walang mga nakabaon na uling, na basag na plato, na basag na mga jars, o kung ano-ano man na mga itong mga dahon na fossilized leaves or black soil doon sa 2 meters deep. Kung walang mga ganyan, tabunan muli ang hukay at mag-adjust tayo. Ngayon, kung hindi ang arrow ang pinagbasihan nila ng distansya, itong dot. Ang dot ay 5 meters value. So, adjust tayo dito sa kalagitnaan. 5 meters galing sa bato. Okay, galing sa marker na may arrow, yan ay 5 meters guys. Ito ang pangalawang hukay natin. Okay, so ito yung una natin na decoding dyan. First paraan, unang paraan or unang decoding. Ngayon, punta tayo sa hindi kapanipaniwala na decoding nitong arrow. Sa tingin nyo guys, bakit walang arrowhead ang arrow na yan? Bakit ang kanyang itsura kulay tayo ng iba? Bakit siya ay ganito lang? Bakit wala siyang ganyan, arrowhead? Kasi meron siyang meaning. Ang sabi ay wala siyang ibang pupuntahan kundi ang kanyang likod. Karamihan ng Japanese arrow ay reverse arrow. Kahit saan nyo tingnan ng mga treasure code books, karamihan ng kanilang arrow ay mga reverse. Okay, lalo na yung arrow na maraming tail, kung marami siyang ganyan, ang ibig sabihin ay sa likod, o reverse arrow ang tawag. Ngayon, kung napansin nyo guys, kahit ang ganyang bow ay pabor papunta rito, diba? Kung yan ay letter C na bow, ay dito pa rin ang ganyang direksyon, sa east or sa kanan. Kaya, i-translate natin ang arrow na ito, ito'y nakaganyan sa totoo. Sa totoong meaning. Okay, at ang direksyon ay papunta talaga sa opposite. Going east, na kung saan ay napakaganda ang itong posibilidad na makakuha ng treasure pag nasa east nakaturo ang arrow. Ngayon guys, anong ginagawa ng bato na ito? Kung ang bato na ito ay pinupoint ng it's either dito, example lang dito yung bato guys, sa direksyon na ito, jackpot na yan. Kasi siya ang tinuturo. Yan, yun kasi ang final marker to the treasure, yung bato na yun. Ngayon, kung ang bato na yun ay dito naman yung tinuturo sa east. Ito guys, kung nandito sa dulo niyan, na point siya ng arrow, ito na bato. Kung nandito yan, dito guys, na banda, well, sobra sa jackpot. Kasi east pa yan, nandyan pa yung bato na treasure on the spot, treasure under, treasure below, treasure inside. Ano pang hahanapin natin, di ba? Game is over, uwi na. Okay, so ganun pa rin guys ang distansya. Kung hindi tinuturo yung bato na yun, itong arrow, well, ibang treasure yun. Ibang deposit. So, ito muna i-concentrate natin. Okay. So, ganun pa rin. Kung ang haba nitong arrow ay 12 meters, so, dito tayo sa 12. Una, nahukay. At sabihin ka agad natin na wala. Walang natagpuan. So, ang adjustment natin ay ganun pa rin. Dito sa gitna, 5 meters, kasi given ang 5 meters dito, ito guys, yung isang dot dyan na malaki, yan ay 5 meters. So dito yan, 5 meters galing sa bato, papunta siya rito. And then test dig tayo dito, hukay tayo dito ng 2 meters deep. Okay, so sabihin natin na hindi tinuturo yung bato na yon, ibang treasure site yon. Okay, kaya puntahan natin ang bato. Sabihin natin wala tayong matagpuan dito.
Okay, so puntahan na natin itong treasure on the spot marker. Bilog na bilog ito, guys. Ang bilog sa treasure hunting, lalo na pag malaki, meaning nandyan lang sa harap niya ang entrance to tunnel, or ang tunnel ay nasa likod or harap niya. Ganyan lang yan siya. Pero kung yan ay maliit na bilog, iba pa rin ang kahulugan ng maliit na bilog. Pero yung malaki na yan, talagang yan ay ang treasure on the spot, or yan ang final marker to the treasures. Yan ang pag-decode nito, guys, ay sa harap talaga ito. Punta tayo dito sa harap niya. Ang distansya ay 1 to 5 meters. Manigurado tayo. 3 to 5 meters lang sana ang ano ko dyan. Kung ako maghukay dyan ay 3 to 5 meters. Kaya manigurado lang tayo na meron pang adjustment. So pinakamaganda dito, guys, ay 3 to 5 lamang. So hakpang tayo dito ng 3 meters. Example ito yan. So hukay tayo dito ng 2 meters sa 3 meters distance. At kung wala dyan, magpatuloy tayo dito sa 5 meters. Okay, at para sa akin ay gawin na lang na oblong ang inyong hukay. Parang gumawa lang ng kanal, pag ganyan, para isang hukay lang. Ngayon, kung wala dyan, ay adjust na tayo kaagad dito sa pinakaharapan niya. Ang pinakaharapan niya ay, yan ay 1 to 2 meters. Ito. 1 to 2 meters. Oblong pa rin. Yan na ang adjustment. Ngayon, sabihin natin wala dyan. Eh kung wala dyan, sigurado tayo nasa likod. Okay, kasi ganyan lang sila. Kung wala sa harapan, nasa likod yan. Okay, punta tayo sa likuran niya. Ang ating ibigay na distansya ay ganun pa rin. Start tayo sa 1, 3, and 5. Itong 1 kasi kasama na dyan ang 2. And then ang 3, kasama dyan ang 4. Ang 5 ay kasama na dyan ang 6 sa mga adjustment. Kaya kung ano man ang ginawa natin sa harapan ay ganun din ang gawin natin sa likod. Pinatawag yan na mirroring image or mirror image. Okay, at sabihin natin na wala talaga dito, wala. Ang napansin ko, guys, yan ay nasa tuktok ng bundok. Magandang maghukay sa tuktok ng bundok, walang tubig. Maliban kung tag-ulan, pero kung tag-araw, naku, pwede kayong maghukay dyan hanggang 7 meters, wala pang tubig pa rin. Okay, kung yan ay nasa tuktok ng bundok. Ngayon, guys, ang last resort niyan, dahil sa napakabilog ng bato na yan, ang pinaka last resort ay katukin natin ang bato. Okay, gamitan ng martilyo or maso, pupukin natin ang mga gilid niya. At kapag hindi yan solid na bato, meaning yan ay lalagyan or chamber rock or hollowed chamber rock. Meron siyang laman sa kanya. At ang laman na yan, pinakamarami na ang 4 na bareta, 2 bareta at 1 bareta. Ganyan lang ang mga palaman sa mga bato. Okay, guys, so yan lang ang pag-analyze ko sa inyong treasure. At kung itong bilog, guys, by the way, kung ang bilog na yan ay nakaharap sa east, kasi ang itong bilog minsan ay nag-signify ang sun. Kung wala na siyang sun rays, meaning wala ka nang hahakbangin pa. Diba? Kung 5 na sun rays, 5 hakbang tayo, papunta sa east. Ngayon ito, ay wala na siyang mga sun rays kasi hindi ka nahakbang. Zero hakbang or zero in, meaning ang target ay treasure under or nasa kanyang likod o harapan. At sigurado ako na kung nakaharap ito sa east, example lang east ay itong dito, guys, ayan ay uwian na tayo niyan. Yan ay sure ball na.
Okay, pero kung naka talikod niyan sa east, mas maganda pa rin kasi yan ang kanilang itong counter decoding. Make that counter na paggawa ng enigma or sign or puzzle na imbis na iharap nila sa true east, ay iharap nila sa likod ng east ang kanilang hukay. Okay, kaya ganyan lang yan guys. At kung mangyari na ang east ay nandito at hindi yan nakaharap sa east, pwede rin na ilipat nyo itong bilog. Imaginin nyo na nandito sa gilid na papuntang east. Okay, at pumunta kayo sa east ng ganun pa rin na distance, 1, 3, and 5 meters. Pero sabi ko na kanina, kung yan talaga ay nakaharap o nakatalikod siya sa east, tapos na ang laro. Uwian na tayo guys. Alright, so di na ako magtatagal. Maraming salamat guys sa inyong pagtitiwala at sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Meron ang siniswerte sa ating channel noong last year pa. Meron akong narinig na meron ng mga nakakuha ng itong mga giveaway dahil sa ating mga patuloy na pag-decode ng mga treasure symbols. Kaya huwag sumuko. Ang susuko ay loser, di ba? Quitter is a loser. Kaya huwag tayong sumuko guys hanggang meron pa tayong pag-asa. Okay, so patuloy tayo sa ating mga pangarap. Paalam na guys, may the Lord guides you in every move that you make. Ciao for now.